Muli, isang magandang hapon sa inyo, mga giniginim na yung kapitigan, mga kapatid. Ngayon po ay panahon ko naman para itayo ang isa pang paksa na aming napagkasunduhan. Ang paksa ng aking tatalakay ay patutunayan ko na ang ating Jesucristo ang nagtatag ng Kristyanismo. Sa pangalan pa lang, of course, Christian, ibig niyang sabihin, titignan natin, sa dictionary, Christian means followers of Christ. O kaya, believers of Christ. Kaya naman, mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Para patunayan ang bagay na yan, of course, nagbabasa po ako, galing sa Banal na Kasulatan, at doon na rin po sa mga sinasabi ng mga referensya at mga ebidensya, tinatawag nating external evidences. Una-una, gusto ko pong sabihin sa inyo na ating Jesucristo ay tumawag ng mga tao para kanyang maging mga alagad. Ang sabi po ng Biblia, dito po sa Mateo 4, talatang 18 hanggang 22, ganito po ang pagkasabi. Sa paglalakad ni Jesus sa tabing dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid na naghuhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong kung bakit nagkaroon ng tagasunod si Kristo ay ano po? Siya mismo alin? Siya mismo ang tumawag sa kanila. At sa pagpapatuloy, itong mga alagad na ito ay naging kasakasama ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang paglalakbay. Katulad ng sinasabi, sa pagpapatuloy ng Mateo 4 pa rin, 23 hanggang 25, nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Kaya't napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanyang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinahihirapan ng sari-saring sakit at kirot, mga inaalina ng demonyo at mga epilepsya at ang mga lumpo, sila'y kanyang pinagaling. At sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at mula sa ibayong Jordan. Ang punto rito, mga kaibigan at mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo ay naglalakbay na madalas niyang ginagawa na kasama ang kanyang mga tinatawag na alagad o disipulo. At paglawan ang sabi dito, tumawag pa siya ng iba pang mga alagad na susunod sa kanya. Kagaya ni Mateo, ito'y ayon sa Mateo 9:9 hanggang 13. Habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita na niya ang isang taong tinatawag na Mateo na
sa may hamagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umumpok kasama ni Jesus at naglakad at ang kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Ngunit nang marinig niya ito ay sinabi, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan na magagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." So makikita po natin ano po sa mga talatang ating binasa. Ating makikita ng ating Jesu Kristo ay talaga ano po, nung nandito siya sa lupa, naglilibot-libot siya, tumawag siya ng mga alagad, kasama niya itong naglalakbay, at pagkatapos, meron po siyang tinatawag na misyong ginagawa. Yun nga po yung tinatawag na pagpapagaling saan? Sa mga may karamdaman. So, narito po, nailatag natin ang fundasyon ng ating Panginoong Kristo ay ano? Ay kinikilalang rabay. Tinatawag din ni rabay kanina, kaya hindi na niya tatanggihan ito eh. Ang ating Panginoong Kristo ay kinikilalang guro ng kanyang mga alaga. At ang sabi ng banal na kasulatan, kung ating papansinin, Colosas 1:18, ang sabi dito, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Makikita natin ang sinasabi na ang ating Panginoon ay tinatawag na ano? Ulo ng iglesia. Ano ang iglesia? Sa salitang Grego, ekklesia, na ibig sabihin ay ano? Kalipunan? Kapulungan? Napakataong ano? So dati ito sa mga Grego, ginagamit talaga ito sa any pagtitipon na ginagawa. Pero later, ang salita ng Eglisea ay ginamit saan? Naging salita itong ginagamit sa mga tao o mga pulutong na naniniwala sa ating Panginoong Kristo. At maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, uulitin ko, Colosas 1:18, si Kristo ang ulo na Eglisea. Ibig sabihin, atin ang katawan iglesia na kanyang mga alaga. At dito sa kanyang mga alaga, sa dinami-dami, ay pumili rin siya ng ano? Pumili rin siya ng 12 disipulo. Ang sabi dito sa Lucas 6:12, at ng mga araw na yun, siya ay nagtungo sa kabundukan upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Hanggang 16 po tayo ng 6:6 ng Lucas. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya'y pumili sa kanila ng 12 na itinalagang niya mga apostol. Sino-sino? Si Simon na tinawag na Pedro, si Andres ang kanyang kapatid, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na tinatawag na Masigasi, at si Judas na anak ni Santiago, at Judas na Iscariote naging sa taksil. O ngayon, eto po, nakita natin. Dumadami. Alin? Ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo. At alam natin ang ating Panginoong Kristo ipinako sa krus, namatay, nabuhay na maguli, umakyat sa langit. Yun po ang tala ng banal na kasulatan. Mamaya, kung sa challenge tayo mo natin yun eh, ilalabas natin. Pero alam po naman na
Yung iglesia po, ano? Nakasama. Saan? Sa Antioquia. At ang sabi dito, at sa Antioquia, ang mga alaga, obviously, kaninong alaga? Kaninong alaga? Alagad ng ating Panginoon Jesucristo. At ang mga alaga, ang sabi dyan, ay ano? Pinasimulang tawagin mga Kristiyano. So, makikita natin na sa katawagan pa lang, sa mga alaga, tinawag silang Kristiyano. Kaya dito pa lang sa talatang ito, nakatunayan po na na, ano, na si Kristo nga alin ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng tinatawag na Kristiyano. Panginoon Jesucristo. Isa pa, ang sabi pa rin ni Pablo, nung siya'y nakikipag punyagi kay Haring Agripa, ayon sa tala ng Gawa 26:28, at sinabi ni Agripa kay Pablo, sa maikling panahon ay hinihikayat mo akong maging Kristiyano? Mga kapatid, alam naman natin na si Pablo dating Saulo, hindi naman siya Kristiyano. Ang totoo, siya pa nga nagpe-persecute sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Nung patayin si Esteban, isa siya saan? Sa kapitulo 7, nung patayin si Esteban, isa siya sa sumangayon sa bagay na ito. Pero alam naman natin na ang turning point ng buhay ni Pablo ay na ma-encounter niya ang ating Panginoong Kristo. Ang record nito ay nasa chapter 9. Hindi ko nababasahin, ano? Ano yun na lang? Tingnan nyo na lang. Ng Acts. Nung ma-encounter niya ang ating Panginoong Kristo habang nasa daan siya papuntang Damascus upang i-persecute ang mga nananalig sa ating Panginoon. At alam kong the rest is history. Alam nyo na na yun ang pasimula ng encounter nino ni Pablo sa ating Panginoong Jesucristo. At narito, matapos siyang, sabi niya nga, kung sa pariseyo, ako'y pariseyo eh. Ha? Si Pablo ay isang ano? Pariseyo. Naturuan na niya saan? Sa makinig na rabay ng panahon nila. Under sa anali o kamay ni Gamaliel. Kaya talagang itong Pablo na ito, na dating Saulo, ay talagang may mataas ding credential. Pero nung siya ay maging alagad ng ating Panginoong Kristo, of course, anong tawag sa kanila ngayon? Sabi nga, ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano. Kanino nga nagpasimula ang bansag ngayon? Of course, kung sino ang kaya salitang iyan o yung iyan ay kadalasan pag nasa dulo yan ay lagi yan nakatabit sa kung sino ang may-ari. Ha? Ah, halimbawa, Christian. Sino itong mga Christian? Followers of Christ. Kaya ulitin natin, hindi tayo mapapagdunong-dunong, ha? Basahin ulitin natin itong sinasabi dito sa Gawa 11:26. Ang ganitong mga pangungusap. Okay? Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinalisay sa Antioquia at nangyari na sa buong taon ay nakasama nila ang iglesia at nagtuturo sa napakaraming tao at sa Antioquia at ang mga alagad ay pinasimulang tawagin mga Kristiyano. 1 Peter 4:16, ang sabi dito, ngunit kung ang isang tao, sino ba si Pedro? Natural, alagad ito nino? Ni Kristo. Sabi sa 1 Peter 4:16, ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano. Kung natin ang gandaw, ang isang tao na o pag nagdurusa bilang Kristiyano o tagasunod nino? Ni Kristo, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa ito. So makikita po natin, no?
talagang lumitaw sa lupang ito kasi tinatawag niya nga rin rabbi eh, kanina, di ba? Tinatawag niya rin rabbi. So wala na kaming issue doon. O meron pala ano? Meron pala Jesus na siya rin tinawag na Kristo. Ha? Siya yung Jesus na tinawag din Kristo na ibig sabihin ngayon anointed. O, pinahiran. Kaya siya rin Kristo. Yan. Ngayon, tingnan naman natin ang sinasabi ng mga patutuo labas sa banal na kasulatan. Ngayon itong tinatawag nating mga external evidences. Ang sabi dito, ng isang hindi Kristiyano, hindi rin Hudyo, pero ito ang kanyang tala patungkol sa kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay si Cornelius Tacitus na ang kanyang panahon ng pag-iral ay mula noong 55 to 120 AD. So ibig sabihin, siya po ay nasa 1st and 2nd century na mabuhay. So halos sa contemporary pa rin ang mga apostol. At sabi niya sa ayon sa kanyang tala, here is what Tacitus wrote concerning the history of Jesus and the existence of Christian in Rome. At sabi din ganito, but not all the relief that would come, ilan? 2 minutes? Oh, sige. That would come from a man, not all the bounties that the prize could bestow, nor all the atonements which could be presented to God availed to relieve Nero from the infamy of being believed to have ordered the conflagration, the fire of Rome. Hence, to suppress the rumor, he falsely charged with the gall and punished with the most exquisite tortures the person commonly called Christians. Ha? Sino daw sinisisi? Ni Nero? Para mapagtakpan ng kanyang ginawang panununog mismo sa Roma? Isinisi niya ito saan? Sa mga tinatawag na ano? Mga Kristiyano who were hated for their enormities. Eto ang sabi ni Tacitus, ha? Christos! Sino daw? Si Kristo. Kristo! The founder of the name! Ha? Ang patutunayan ko dito na si Kristo, ha? Maliwanag sa Biblia. Ha? Na ang mga alagad ay tinawag na. Ay bakit sila tatawagin Kristiyano? Kasi nga sila ay tagasunod din Kristo. At mismo yung itong isang istorya na hindi ito Jewish. Ha? Hindi rin ito Kristiyano. Ang sabi niya, Kristo, the founder of the name, was put to death by Pontius Pilate. O eto, wala na tayo. Wala na tayong pag-uusapan dito. Historically, hindi naman pwede i-deny ito. Ha? Christos, the founder of the name, was put to death by Pontius Pilate, procurator of Judea in the reign of Tiberius. But the pernicious persuasion. Hey, Rabbi Porto, Legation, 20 minutes.